guys, ang unang topic natin ngayon is tungkol dito, how do you use RDL number 3? So, alam niyo ba kung paano gamitin yung RDL number 3 ngayon? So, kung hindi niyo alam guys, one gamit ng RDL number 3, 1 week use lang po, and then stop for 2 weeks, then repeat until satisfied. Yun, i-repeat niyo lang siya. At pagdatapos niyo siyang i-repeat, noon, syempre napapansin niyo na may pamamalat na siya or nagbabago na sa immune skin or nagla-light na siya, 2 times a day niyo na siyang gamitin. Guys, 2 times a day, huwag maghalo ng iba pang pampahid na chemical, pwera lang sa RDL number 3, syempre, para hindi naman masyadong ma-irritate yung inyong face. And syempre guys, take note guys, morning and night niyo siya pwedeng gamitin para mas lalo siyang umi-effective. 2 times, morning and night, 2 times a day guys. Pataas ang pahid niyo guys ha, pataas pa ganun, pataas para mas pantay yung ano, yung maging ng face niyo, kalabasan ng face niyo. So, ang next natin is what to expect. So, ano yung ini-expect nyo dito sa RDL na yun? Ano yung mga ini-expect nyo, guys? So, para malaman nyo kung ano yung mga ini-expect nyo dyan, syempre, ang unang expect natin dyan, syempre, redness. Yung pamumula ng inyong face. Diba? Marami sa atin gumagamit ng mga kung ano-ano kagaya ng ito. Yan, first time kong gumamit yan. Pero wala naman akong nakitang pamumula sa aking face. Wala. So, ang solution dun kung maaaring mag-redness ang inyong face is don't put anything on your skin. Yan, don't put anything on your skin para hindi pa mas grabe yung mangyari sa inyong face. And then, next natin is yung itching. Guys, aside from redness, itching. So, kung nag-itching na yung face nyo, yung skin nyo, meron solution dyan. Ang solution dyan is don't itch or rub. Alam nyo yun, yung huwag nyo kakamitin ang inyong ano. Ang inyong ano, kagaya ng ganyan. Ito kasi syempre makatiyan. Diba makatiyan? Pag lalo nyo yung ganyan ng mga lalo. Namamalat-malat na ako talaga yan. Pero huwag natin siyang kamutin. Ganyan lang. Ganyan-ganyan lang natin. And then next is yung bumps. Although bumps is also a natural appearance during peeling. Natural lang yun na magkaroon ng bumps. And ang solution doon is before using the product, do a pouch test first. Kahit dito lang, ipark dito. So, kung mayroon kayo nag-allergy kayo, yung mga pula-pula dito, huwag nyo nang gamitin sa face nyo. So, mag-stop na kayo. And then, next natin is yung do and don'ts while using RDL. Alam nyo ba yung mga do and don'ts kapag gumamit kayo ng RDL number 3? So, kung hindi nyo alam is i-share ko sa inyo. Siyempre, unang-una dyan sa do and don'ts is do not scratch or yun na nga gaya ng sinabi ko kanina, yung sa pagkakaroon ng bumps, yung pag-i-itching ng face mo is huwag nyo nang i-scratch, nang i-scratch and scrub. Guys, no sun exposure. Alam nyo naman yan na pag gumamit kayo niyan, dapat hindi kayo naaarawan, hindi dapat kayo natututok, hindi kayo natututukan ng araw, masisinaga ng araw. And kailangan dyan is gumamit kayo ng sunblock. So, eto na nga guys, gumamit ako ng first day using RDL product is yan, yung first day kong gamitin to is gumamit ako nito is night para parita ng araw. Night ko siya ginamit. So, yung ginamit ko siya ng night, in-apply ko siya ng night, is unti lang dapat yung ilalagay mo, guys. Unti-unti lang dapat. Huwag yung sobrang dami. Ayan kasi siya, wala siyang ano. Yung sobrang dami.
para hindi naman hindi mas grabe yung mga ito sa mukha niya. Ayan, tapos kinabakasan ay namamalag na siya. So, feelings na akong gumagamit ngayon. Yung kitang katanin naman guys, diba? So, kung marami pa kayong katanin guys, mag-comment lang kayo dyan sa comment section natin. And syempre, don't forget to like and subscribe para updated kayo sa mga bago kong video. So, yun lang guys. Ang mga focus sa inyo. Bye!